naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Ano nga ang mapapala ng tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung mapapahamak naman at mawawala ang kanyang buhay. Kapag ako at ang aking mga salita ay ikakahiya ni Numan, ikakahiya rin siya ng anak ng tao pagparito niya na taglay ang kanyang karangalan at ang karangalan ng Ama at ng mga banal na anghel. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. May ilan sa inyo ritong hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang kaharian ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoong Yesus na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po ang Ama na pinupuri at dinadakila ka po namin sa gabing ito. Nagpupuri at nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa buong isang araw, sa buong maghapon, na patuloy mo po kaming iniingatan, ginagabayan sa aming mga buhay upang patuloy po kaming maglingkod sa iyong dakilang pangalan. Panginoon, nilalapit ko po sa iyo ang mga kapatiran po namin na papunta pa lamang dito. Dalangin po namin, O God, na patnubayan at samahan mo po sila upang sama-sama po kaming magpuri at sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Lahat pong ito ay aming ibinabalik sa iyo ng may papuri at pasasalamat sa tanging pangalan lamang po ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Ayan, mapagpalang gabi po sa bawat isa. Tayo po munang lahat ay tumayo at sama-sama po nating awitan at sambahin ang ating Panginoon. Pangako, lahat ay nagaganap, lahat.
iyong biyaya, o aming Panginoon, at sa iyong pag-ibig. Patuloy kaming lumalapit, Panginoon, patuloy na sumasamba sa iyong mabuting pangalan. Salamat, Panginoon, sa lahat ng kabutihang idinulot mo sa aming mga buhay. Kaya kami, Panginoon, ay malayong nakakaawit sa iyong harapan. Purihin ka, o aming Diyos, mahal ka namin, o aming Ama. Mula sa aking pagmulat hanggang sa pag-imbing, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Mahal ka namin, o Panginoon, mahal kita. Walang hanggan ang iyong biyaya, buong buhay hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa pag-imbing, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y dapat sa habang siyang gabay sa kasakitan, at nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, o Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan. Patuloy kang nagiging mabuti at tapat sa bawat isa, Panginoon. Patuloy nawa kaming lumakad, Panginoon, sa landas patungo sa iyo, Panginoon, na i-direct namin ang aming mga mata sa iyo lamang, o aming Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin, Panginoon. Purihin ka, o aming Diyos, sa lahat ng panahon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang mensahe po na pagbabatayan ngayong gabi ay matatagpuan po sa Lucas 9:23. At sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin.
Pinagpala na po tayo ng Panginoon sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Magandang gabi po sa ating lahat. Marahil nagtaka kayo, no? Sa umaga, sa simula pa lang ay napagpasyahan po ng ating konsilyo na maaari na tayong gumamit ng panyapak sa itaas. Subalit hindi nangangahulugan nyo na pwede tayong magpalakad-lakad. Nandun pa rin, gagawin pa rin natin yung nararapat na respeto sa ating altar. Tayo ba'y sumandaling manalangin? Nawa ang mga katagang mamumutawi sa aking mga labi at ang pagbubulay-bulay ng aming mga puso ay maging karapat-dapat sa iyong banal na harapan o aming dakilang bato. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Magandang gabi po muli sa ating lahat. Yan, marami-rami tayo ngayon at tulad po ng ating pagpapasimula ng ating intentional discipleship ay atin po ngayong titignan yung pangalawa. Last week ay hinatid sa atin ang kapatid na Ethel yung call to discipleship. Ngayon ang atin namang pagbubulayan ay the radical call to discipleship. Mga kapatid, sa gabing ito, tayo po ay nagkakatipon upang minsan pa ating pong pagbulayan at palalimin ang mga salitang ito ng ating Panginoon na masusumpungan po natin sa aklat ni Lucas. At sa New International Version, ang talata pong ito ay ganito ang pagkakasabi. Next slide. At ito po ang sinasabi. Then he said to them all, "Whoever wants to be my disciple must deny himself, themselves, and take up their cross daily and follow me." Sa talatang ito ay inihayag ng Panginoon ang katangian ng isang tunay na alagad. Na kung saan ay nagbibigay ang Panginoon ng isang hamon, ngunit ito ay nakapagpapabago ng daan sa sinumang nagnanais na sumunod sa Panginoon. So buksan natin ang ating mga puso at isipan sa karunungan na sinasabi ng mga talatang ito for us to understand and express the qualities of a dedicated disciple. Una, makikita po natin, deny yourself. Yan, deny yourself. Nauna yung kung ano. Ano nga bang ibig sabihin ng deny yourself? Ibig sabihin, you're surrendering your personal desires, your ambitions, and pride at the feet of Jesus. No? Ibig sabihin, pag sinabi nating personal desire, lahat ng gusto mo, no? Ipagkakatiwala mo sa Panginoon. Maging ang mga ambisyon mo sa buhay, ang lahat ng kataasan natin, no? Ilagak natin yan sa paanan ng Panginoon. At ang sabi, it is a conscious choice to put Christ at the center of our lives. Pag sinabi natin conscious choice, hindi lang pipilitan. Ibig sabihin, ikaw ang may pili niyan. Wala kang pwedeng sisihin. No? Wala kang pwedeng ituro dahil choice mo yan. No? Sabihin mo sa katabi mo, choice natin yan. Yan. Dahil choice natin yan to deny yourself, no? Hindi mo pwedeng sabihin, ay kasi napilitan lang ako. Parang yung pagpunta mo rito ngayon, no? Hindi ka lang napilitan, kundi choice mo yan, no? Bakit mo choice? Kasi gusto mong lumago, no? Gusto mong makipagniig sa Panginoon. Iyon ang ibig sabihin noon. At dahil ito ay conscious choice, ibig sabihin, hindi tayo tulog. No?
Nakakakita na ba kayo na naglalakad na tulog? Yun. Hindi niya alam yon. Wala siyang conscious doon. Naglalakad lang siya ng tulog. Pero tayo, gising. No? Kasi nga, andun nga, conscious choice. Alam mo kung ano yung gagawin mo, ano yung ginagawa mo. Kaya sabi, conscious choice to put Christ at the center of your lives. Ikaw ang pipili. Walang pwedeng magsabi na ito ang piliin mo. No? But it is our choice. And then acknowledging His Lordship and authority over every aspect of our lives. Kasi mahalaga pong makita natin, ano? Kasi sa totoo lang, itong unang katangian na sinasabi ng Panginoon na highlights ng self-denial na sinasabi nga, whoever wants to be my disciple must deny himself or themselves. Kasi dito sa ating mundo, lagi ang ini-encourage ay yung self-promotion, di ba? Yung self-gratification na kaibang-kaiba naman doon sa utos ng Panginoon. Complete contrast. No? Kaya nga yung pag-deny natin ang ating sarili, denying oneself, ay masasabi nating hindi basta-basta ito nangyari lang. But it is our choice. No? Kaya nga pag sabi mo, surrendering, o sino ang susuko? Di ba? Ikaw. Tayo. Tayo ang susuko. Tayo ang magpapasya. No? Tayo ang mag-acknowledge. No? Hindi iba para sa atin. So mahalagang makita natin itong mga bagay na ito. If we want to be a true disciple of Jesus. Kasi nga, mahalaga na makita natin, no? At bilang reflection po natin, next slide, no? Okay, click lang lahat. Yan, reflection po natin. Dalawang katanungan, no? How are we actively denying ourselves for the sake of following Jesus? Yan, yun yung unang reflection natin, no? Sige, Kuya John, i-click mo pa yan. Yan yung word na reflection. No? How are we actively denying ourselves for the sake of following Jesus? Kung tayo sumusunod sa Panginoon, gaano ba tayo kaaktibo? Sabi nga, na itinatakwil natin yung ating mga sarili para lang makasunod sa ating Panginoon. Yung bang kapag kaaraw ng Linggo, alam mo, pakikipagniig sa Diyos, alam mo yung araw ng Miyerkules, araw ng pakikipagniig sa Panginoon, ops, ang tabi muna yung aking mga gawain. No? Kasi nga, yun yung challenge sa atin. Hindi siya yung paminsan-minsan lang. And then the second is, are we willing to let go of our selfish desires and ambitions to make room for God's will? Tayo ba'y handa na i-let go na natin yung mga pansarili nating kagustuhan at ambisyon at bigyan natin ng daan, bigyan natin ng lugar, no? Ang kalooban ng Panginoon. Di ba tayo pagka nananalangin, ano ang madalas nating panalangin sa Panginoon? Lord, bigyan mo sana ako nito. Lord, sana ganito. Puro tayo sana, 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 sana. Pero niminsan, madalas, hindi man lang natin nababanggit yon. Lord, ano ba talaga ang gusto mo para sa akin? Lord, ano ba talaga ang nais mong ipagawa sa akin? Kasi tayo yung madalas na nagsisik, no? Hindi natin yung kalooban ng Panginoon. Kaya sa bagay na ito, denying oneself, no? Ay nagiging mahirap. Dahil ito yung mga bagay na dapat sana nating ginagawa. Para nang sa ganoon, no? It would be easy for us to deny ourselves just to follow Jesus. At yung sinasabi sa atin ng Panginoon na pangalawa, take up your cross daily. Ano ba ang simbolo ng cross?
No? Sabi, the difficulties and burdens we bear as followers of Christ. Yan daw pong cross, ang simbolo po niyan ay yung mga pinagdaraanan natin sa buhay bilang mga mananampalataya ni Kristo. Yung bang ikaw ay isang mananampalataya na marites ka. Yan. Dahil na marites ka, anong gagawin mo bilang mananampalataya? No? Gagayahin mo ba siya? Parang kapag ka nagda-drive, ano, habang tinitignan ko yung sa LTO na pagkuha ng lisensya, pagka raw yung kasalubong mong sasakyan, biglang nag-bright ng kanyang sasakyan o ilaw, ano raw ang gagawin mo? Iba-bright mo rin? Para masilaw siya, para ibaba niya yung ilaw? Yan. No, yung parang yung sinasabi sa atin dito, pero dahil mananampalataya ka na, hindi mo gagawin yun. No? Ibababa mo, baka gusto mo pang patayin para lang ibaba niya yung kanyang ilaw. Kasi nga, iba ka. That is how we take our cross. No? Ibig sabihin, ano man yung mga burdens natin that we bear as followers of Christ, dapat ito yung nakikita sa ating pag-uugali. And then, embracing our cross daily means accepting the responsibilities. Accepting the trials and sacrifices that come with discipleship. Kapag kasi nating embracing the cross, no, ibig sabihin, handa nating gawin. No? Sabi nga, accepting the responsibilities. Minsan, madaling maging Kristiyano. Pero pagka paano magpaka-Kristiyano? Yan, yung sinasabi nitong responsibilities. Diba? Paglabas natin dyan, ano ang dala mo? Dala mo si Kristo. Dala mo ang Salinas Evangelical Church. Dala mo yung pagiging mananampalataya ni Kristo. Kaya nga, bawat bibitawan mo, bawat gagawin mo, iisipin mo na hindi mapapahiya ang iyong Kristo. No? Even in trials, no? Hindi yung puro kariklamo, Lord, bakit na lang? Lagi na lang ako nagkakasakit. Yan. No? Baka ini-immune ka lang ni Lord. No? Baka kaya lagi kang dinarat na ng ano, baka kaya kinasabi ni Lord, baka kailangan mo ng konting germs. No? Baka kaya lang kailangan mong sumunod ka dahil lahat na may dadaanan natin yan. Yan ay mga bagay na sabi nga eh, as we embrace our cross daily, no, even if it is a trial and sacrifices, yan ay bunga ng ating pag-aalagan. No? Madali bang maging alagad ng Panginoon? Di ba hindi? Ha? Lalo na pagka yung oras mo na ang makukuha, di ba? Lalo na pagka merong kang lakad. Ay, hindi, minsan lang kaming lakad ng barkada eh. Ay, nataong linggo. No? Pwede naman sana, baka pwede tayo na ibang araw, di ba? O kaya pwedeng sa hapon dahil may simpa sa umaga. Di ba? So, it is just a matter of choice in carrying our cross daily. Sabi, it is a commitment, no? To endure with faith. Kapag sinabi nating commitment, ano ibig sabihin? Pagka sinabi mong commitment, lahat na yan. Commitment nga eh. No, hindi ka pwedeng magsabi, I have that commitment na yeah, pabawi-bawi, no? 'Di ba sabi nga natin, ang paglilingkod hindi parang tsatsa, no? Pabalik-balik lang ang kilos. Dapat sabi tuloy-tuloy, no? To endure with faith, trusting that God's grace is sufficient for every trial. 'Yun naman yung kagandahan sa ating Panginoon. Laging sapat ang biyaya ng Panginoon sa atin, even as we take up our cross daily. Kaya, kung nakikita natin at gusto nating maging mga tunay na alagad ng Panginoon, this is the radical call to us. At yung kasunod dito, makikita natin, sabi nga,
Ano ba yung reflection natin dito? How are we embracing our cross daily? Paano ba natin inaakap naman ngayon yung ating mga pagsubok sa araw-araw? Kasi sinasabi nga natin, madali ang maging alagad. But when we starting now to take up our cross, ang tanong nito ay, binibitawan ba natin yung cross sa ating buhay? Naalala niyo yung kwento nung mga nagpapasa ng cross habang sila ay lumalakad, sabi nung isa, Panginoon, ang bigat naman itong cross na ito. Pwede bang bawasan ko itong cross na? Sabi ng Panginoon, okay, sige. Pinutulan niya ngayon yung cross. Nagdating na din naman sa unahan, Panginoon, sobrang bigat pa rin. Pwede bang putulan ko pa? Okay. Pinutulan niya uli yung cross. Hanggang sa dumating sila doon sa punto na meron silang lilipatang bangin. At pagdating nila doon sa may bangin, yung palang cross na yun, yung palang gagamitin para sila ay makatawid. Eh hindi niya na ngayon mailatag yung kanyang cross dahil napakaikli na. Mga kapatid, are we willing to endure challenges and hardship for the sake of our faith? Trusting in God's sustaining power. Kasi sa totoo lang, madaling maglingkod kapag ka walang mga challenges. Madaling maglingkod pagka walang mga hardships. Pero pag nahandyan lahat yan, no? Kaya nga tayo, pagka matisod lang tayo, ayaw na nating magsimba. Ba? Napikon lang tayo, ayaw na nating makipag-usap sa ating kapatid. No? Pagka tinamaan yung ating ego, yung ating pride, no? Wala na. Bigay na tayo. So ito yung mga bagay na kaya nga sabi ito, are we willing? Handa ka ba? No? Nabatahin ang mga hamon at hirap for the sake of our faith. No? Mga kapatid, napakagandang bagay na makita natin ang kahalagahan ng pagpasa ng krus na alam nating ang Panginoon hindi niya tayo pababayaan. At yung pangatlo, Jesus calls us to follow Him. Kaya sabi rito, follow me. Ano ba ibig sabihin ng following Jesus? Following Jesus is, it is more than a physical journey. No? But it is more on spiritual and transformative pursuit. No? Ibig sabihin, yung palang pagsunod sa Panginoon, hindi lang pagka okay yung panahon, Lord, sama ako sa iyo. Kasama ako palagi. E paano pag dumating ka sa punto na feeling mo, hindi mo katabi ang Panginoon? Kasi iba yung napuntahan mo. Naligaw ka. No? Yung feeling mo, ang layo mo sa Panginoon. Diba? But it is a spiritual and transformative pursuit. At ito isang napakaganda na sa pagsunod natin sa Panginoon, yung palang ating ginagawang ito ay paglago, pagbabago sa atin ng Panginoon. Kaya nga tinawag radical call. Ba? Meron bang radical na, ay, napakadali lang yan? Hindi nga, radical nga eh. Ba? Parang sinasabi kung yung bisyo mo gustong alisin ni Lord, hindi pwedeng unti-unti. Pag sinabi ng Panginoon, radical, abrupt yan. No? Ganun talaga ang Panginoon pagka inalis sa atin yan. It means aligning our lives with His teachings. No? Kaya nga mahalaga na yung mga aral ng Panginoon, sinusunod natin, imitating His love. Kaya nga sabi ng Panginoon, ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig na naranasan mo sa akin. Hindi lang sinabi ng Panginoon na ibigin mo ang iyong kapwa lang ng ganun-ganun, di ba? Sabi ng Panginoon, papaano? Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Dahil una mong nadama ang pag-ibig ng Panginoon. It is a spiritual and transformative pursuit and it is aligning in our lives with His teachings, imitating in His love, and seeking
to be conformed to His image. No, kaya nga tayo, ang ating layunin ay yung Christ-likeness, di ba? Yung maging katulad tayo ng Panginoon. And then, it is an ongoing process of growth. Kaya nga, itong ating intentional discipleship, hindi ito minsanan lang. Ito ay proseso ng paglago, ng pagkatuto, ng pagpapalalim ng ating relasyon sa Panginoon. Kaya nga mahalaga, mga kapatid, na ang pagsunod sa Panginoon ay makita natin na ito pala ay isang hamon sa atin ng Panginoon upang matiyak natin na ang Panginoon pala ay binibigyan niya tayo ng pagkakataong makasunod talaga sa Kanya. And as reflection, nais kong tignan natin ang katanungang ito. In what ways are we actively following Jesus in our daily lives? Mahalagang makita natin to. Hindi lamang to sa pagising natin sa umaga na nananalangin lang tayo. Di ba sabi nga ng Panginoon kay Joshua, bulayin mo ang salita ng Panginoon araw at gabi. No? So yun ba ang ating ginagawa? No, as we follow Jesus. Tayo ba pag nananalangin lang tayo kapag kakakain? O sabi nga ng Panginoon, pray without ceasing. No? Yung nagluluto ka, nananalangin ka, Lord, sana itong lulutuin ko magustuhan ng pamilya ko. Lord, sana itong lulutuin ko magkasya sa lahat. Yan. No? Yung ikaw ay naglalakad, Lord, sana yung aking dala-dala pagpunta ko sa palengke kakasya. Yan. Lord, sana hindi ako matemp sa napakaraming sales pagpasok sa mall. Yan, yung mga tipong ganun. No? Kasi naniniwala tayo, that is, those are ways that we can actively follow Jesus in our daily lives. And then yung ikalawang tanong, are we committed to growing in our knowledge and understanding of Him? Pag sinabi natin committed to growing, ano ba yung mga pamamaraan ng paglago? Ito na. Narito na tayo, intentional discipleship. Ito isang pagpapalago. Ano yung papalagoin sa atin dito? Yung buhay panalangin natin. Yung ating pag-aalagad, yung paghahanap ng mga kaluluwang ligaw. Diba? Yan ang ating, ano eh, yan ang atas, dakilang atas ng Panginoon. Go! Therefore, make disciples. Diba? Ituro ninyo ang mga natutunan nyo sa akin at gawin silang mga alagad ko. Mga kapatid, are we committed to grow in knowledge and understanding of God? Mahalaga po ito sapagkat kung naniniwala po tayo na tayo po ay tinawag ng Panginoon, makita sa ating buhay. Kaya nga itong ating gagawing intentional discipleship, no? It is a radical call to discipleship. No? Next slide, no? Mga kapatid, ang katangian po ng mga alagad ay nakita po natin dito sa Luke chapter 9 verse 23, and it challenges us to live a counter-cultural life. Nasabi nga po, marked by self-denial, ikalawa, daily cross-bearing, at yung pangatlo, a persistent pursuit of following Jesus. Mga kapatid, as we reflect on these qualities, let us remember that the radical call to discipleship is not a burdensome duty, but a pathway to true freedom, joy, and fulfillment in Christ. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Patuloy tayong inaanyayahan
upang maging bahagi sa gawain ng Diyos, sa ipagtatatag ng malayang lipunan at ganap na pagbabago. Ang ating mga kaloob ay sagisag ng buhay at kapahayagan ng katapatan ng Diyos. Tayo po ay magkaloob sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoong Yesus, na mapangyarihan sa lahat, muli po ay nagpapasalamat po kami sa mga kaloob na ito na iyong mga anak. Lord, dalangin po namin na gamitin mo nawa ito sa pagpapalagaan po ng iyong gawain sa iyong iglesia sa dakong ito. Ito po ang aming panalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Yesus na aming Panginoon, tagapagligtas. Amen. Okay. So, bago tayo muli dumako sa ating panalangin, alam ko excited kayo sa oras na ito eh. Ito yung bagay na nais nating marinig sa Panginoon. Kung meron tayong mga prayer request, meron ditong anim na lalagyanan, meron dito about work, finances, family, God's promises, studies for the youth, and then healing. So, anim na aspeto po ng ating buhay. Kung tayo po ay may mga karaingan, panalangin, lapit po kayo rito, kumuha po kayo ng mga talata at mamaya sa atin namang pagpapanalanginan isasama natin. But itong makukuha po natin is God's answers to our prayers. Sige po, maaari po kayong lumapit. Saan ba kayo merong karaingan na gusto ninyong tugunan ng Panginoon sa oras na ito? Habang marami kayong kinukuha, ibig sabihin marami kayong hinihingi sa Lord. No? Healing. Ayan, si Elias, healing. At si Mami Carl. Tandaan nyo po yung kinukuha nyo, ha? Baka mamaya. Ayan. Pangako ng Diyos. And studies. Work. Ayan. Sige po. At ngayon po ay dadako tayo sa ating pagpapanalanginan. Simula po kay Ate Irene hanggang kay Raquel, unang grupo. Dito sa pangatlong upuan at pang-apat, pangalawang grupo. Sa likuran, simula kay Kuya Panjoy hanggang sa likuran ni Kuya Jojo, pangatlong grupo. Janine and ano, lipat kayo rito sa kabila. Group 4. Ayan, sama niyo sina Kuya Lloyd. Thank you.
At dito po sa huli ay group 5. Hanihan pong tumayo ang bawat isa para po sa ating pangwakas na awit. O Diyos, iyong dinggin aking panalangin, ang puso kong ito'y
Maraming salamat po dakilang Diyos sa gabing ito, sa iyong mga katugunan, sa aming pong mga personal na taraingan. Salamat Panginoon sa iyong mga pangako, mga salita Panginoon na aming pong mapanghahawakan. Tunay nga dakilang Diyos, ang iyong pong kadakilaan at katapatan, ang iyong Panginoong pagmamahal sa bawat isa amin ay ganun na lamang. Panginoon, narito kami, handang sumunod sa iyong kalooban, na aming Panginoong itakwil ang aming mga sarili, sumunod sa iyong kalooban, Panginoon, na patuloy na pasanin ang aming mga krus sa araw-araw at patuloy na sumunod sa iyo. Dakilang Diyos, patuloy po namin sa iyong itinataas sa gabing ito ang mga sambahyang naulila ng aming kapatid na Cassandra Elise Javier. Dalangin namin, Panginoon, ang kaaliwan at gayon din, Panginoon, ang kapayapaan na nagmumula sa iyo. Maging ang mga kapatid namin na patuloy namin itinataas sa iyo, sambayan, Panginoon, ang kapatid na Cesar Espiritu. Gayon din, Panginoon, ang mga pamilyang lubos na naapektuhan ng patuloy na digmaan sa gitnang Israel at sa Ukraine. Patuloy ka, Panginoong, mangusap sa mga bansa, Panginoong, nagnanais na ang iyong mga anak, Panginoon, ay sakupin. Dalangin namin, Panginoon, na kayo ang papagitna at siyang masusunod, Panginoon, sa iyong pagnanais, Panginoon, ng kapayapaan. Patuloy namin itinataas sa iyo, o dakilang Diyos, ang patuloy na paggawain ng iglesia, ang mga nalalabi pang mga gawain. Gayun din, Panginoon, ang pagpapatitulo ng lupa ng iglesia, Panginoon. Patuloy ka namin, Panginoon, sinasanggunian. Tulungan mo kami, Panginoon, at gumamit ka ng mga tao, Panginoon, upang ang iyong iglesia sa dakong ito ay maisaayos na ang titulo. Gayun din, Panginoon, ang mga nakatakdang gawain, ang kumperensya sa paghahanda, Panginoon, sa nalapit na annual session. Gayun din, Panginoon, ang nalapit na banding, Panginoon, ng mga kababaihan sa Antipolo Rizal. Patuloy po namin sa iyong dinadalangin pagkalooban mo, Panginoon, ng mabuting kalusugan at kalakasan ang aming mga elderlies, lalo tigit ang mga makakasama. Gayun din, Panginoon, ang gagawing conference assembly ng UKU, kayo po, Panginoon, ang patuloy na magpala. Sa amin pong mga itinataas sa iyo, Panginoon, sa balig ng karamdaman, dalangin namin ang patuloy mong pagkilos sa kanilang mga buhay.
sa mga kapatid na Nancy at Techi Camia, mga kapatid na Rosie at Vincula, Cheska Cayago, Nanay Eva Miranda, Lily Tavios, Lea Gardigo, Kristen Mabi Aquino, Elmer Acuña, Bayani Martinez, Kristen Nenita Sareno, Ruth Gatos, Reverend Joe Blagot at Pastor Joshua Marcos, Amy Joy Datar, Sofia Pablo at Jojit Espirito. Kayo nga, Panginoon, ang higit na nakakaalam sa kanilang mga lupang katawang nababaghan, dalangin namin, Panginoon, ang patuloy na pagkakaloob mo sa kanila ng panibagong kalakasan. Maging sa mga ginagamit ito, Panginoong Ministeryo, patuloy mong pagpalain ng Panginoon. Ang lahat ng ito ay aming pong sinasamo, idinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon, tagapagligtas. At nawa pagpalain tayo ng Panginoon at ingatan tayo, paliwanagin nawa ng Panginoon ang mukha niya sa atin at mahabag sa atin. Ilingap nawa ng Panginoon ang mukha niya sa atin at bigyan tayo ng kapayapaan mula ngayon hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen at amen. Magandang gabi po sa ating lahat.